Ito na nga yung ating naluto, mga guys. Guys, at tignan nyo naman nga ang itsura niya, oh. Ooh! Mom, why are you not eating this? Mmm! Sarap! Sarap! Mmm, dami. Hi guys, alas 7 na nga ng gabi dito at sinipag nga akong gumawa ng butchi. Pakulong ako ng mainit na tubig dito, half cup nga yung pinakulungan ko, tapos nilagyan ko nga ng 1/4 cup sugar, tapos ito naman yung ating glutinous rice flour, siguro nasa 1/4 na lang to kasi yung isang pack, kalahating kilo, kalahating na lang kasi yung laman niya, konti lang gagawin ko dahil nga mas masarap kapag nga natatakawan ka. Naglagay din pala ako ng konting asin. Ito na pala, kumukulo na pala yung ating pinapakulong asukal at tubig. Ito pala yung ating mga ingredients. Binuksan ko na nga yung alayong ubing binili natin, sesame seed, tubig at saka nga yung glutinous rice flour. Andahan ko na nga binunos tong mainit na tubig, tapos sinahalo natin ng maayos. Tapos kapag medyo nag-form na ng duto, pwede na nga natin siyang masahin. Make sure lang natin na malinis yung ating kamay at wala tayong singsing na suot para naman di makontaminate yung ating ginagawa. Gugas nga ako ng kamay diyan at nagpunas na din ako. At yan, inalo-halo ko dahil kulang pa nga yung tubig. Kumuha na lang ako dito sa aming hot water sa poset dahil may mait na tubig naman to kaysa magpakulo pa nga ako. Ito nga ang technique na ito para nga maiwasan kapag after maluto ng butchi yung nadideplate siya, kaya kailangan hot water nga yung lalagay natin tubig sa ating butchi. Lagay nga ako ng oil sa aking kamay dahil dumidikit nga yung butchi sa aking kamay, napakasikip. Ito nga nilagyan ng oil yung aking kamay, talagang minasa ko na nga tong ating butchi. Kapag after nga nating mamasa at kapag makita na nating soap, pwede na nga tayong mag-prepare dyan. At habang minamasa ko siya at nung nakita ko na nga soap siya, nag-ready na rin ako dito, sinalang ko na yung ating kaserola at nilagyan nga ng oil para nga kumukulo na habang nga binibinot natin. Kumuha nga lang ako about 2 tablespoons, tapos i-flatten nga lang natin sa ating kamay. Medyo malaki-laki pa nga yata itong aking nakuha. Tapos kumuha lang ako ng 1 teaspoon na alayang ube. Binili ko nga lang to sa Asian store dito sa amin. Kaya medyo matamis nga ito. Hindi siya kalasa talaga ng ating gawang ube alaya. Kaya mas better talaga kung may time din tayo. Tanayon na lang nga gumawa dahil yung nasa mga bote nga na nakagawa na eh, masyado nga matamis. Pagkatapos ko nga i-vlog, pinadaan ko na nga sa tubig para nga dumikit talaga yung sesame seed. Pwede nyo namang hindi idaan, pero ako talaga dinidip ko muna sa water para make sure na mag-stick nga yung sesame seed para naman kapag pinrito natin, hindi lahat magsilagasan. Kasi kapag hindi mo siya dinip sa tubig, halos naman lahat na sesame seed na rinolyo mo, matatanggal lang. Kaso repeat the process lang guys, tuloy-tuloy lang hanggang matapos nga natin ito. Favorite na favorite ko talaga itong butchi. Kapag after na pagsamba namin, si Katisay kasi kaiglesia namin siya, nagdadala nga siya ng paninda niya doon sa church, doon sa labas siya nagtitinda. So yan, lagi nga butchi yung binibili ko dahil napakasarap naman talaga ng butchi ni Katisay. Napakalutong at talagang malasa at di tinipid sa piling sa loob. Shoutout sa iyo, Katisay. Ko naman nga babilog lahat ng butchi. Ito na nga, magpiprito na nga tayo. Technique nga pala dito, mahina nga yung apoy. Nabigla nga yung una ko pirito, kaya naging brown talaga yung kinalabasan niya. O, tingnan nyo naman, o, medyo nag-dark brown pero masarap pa rin siya at malutong yung balat. O, sa mga makakapanood nito, baka sign na to para magluto na rin kayo ng own version nyo na butchi. Pwede nyo nga paglaruin to kung gusto nyo, anong gusto nyong feeling. Ako kasi ubi yung favorite ko, pero pwede nyo rin itong lagyan ng yema, pwede nyo lagyan ng keso, pwede rin yung pag-mix at saka keso. Masarap din nga yun dahil lumalaban nga yung tamis ng ube, tapos yung alat naman ng keso. O ito, kinontinue ko nga tapusin dahil kanina nirolyo ko na nga muna lahat, tapos ito naman ididip na lang natin sa tubig at dito sa ating sesame seed. O tada, luto na nga ang ating butchi at mag-iinit din ako naman itatubig nito at papartneran nga natin ng kape, depende sa inyo, pwedeng Milo, pwedeng tsaa. O diba, napakasarap at napakabilis lang talaga basta't masipag ka lang magluto, hindi ka magugutom. O tingnan nyo naman, nasunog na nga na itong ating kaserola. Mamaya nito, ang dami ko na namang hugasin. Ito yung talaga realidad. Kapag mahilig ka magluto, malagi kang may inuhugasan. Ito na! Wow, butchi! Mom, why are you not eating this? Sarap! Are you eating this? Pagkatapos nga namin kumain dahil nga daw napagod na ako magluto ng butchi, tapos naglaba pa nga ako, sabi ni daddy siya na muna daw magugas ng plato. Ganito nga talaga kami dito, tandem kami, tulungan sa lahat ng bagay. O siya, bye bye.